Good day sa inyo guys, welcome sa aking channel. Today, top 10 Cydia tweaks naman tayo para sa iOS 12.5.4. Para ma-install nyo itong mga Cydia tweaks na to, kailangan nyo muna i-jailbreak yung iPhone nyo or iPad. Meron ako ditong tutorial sa channel kung paano mag-jailbreak using computer and no computer. Check nyo na lang yung mga videos ko na yun. Pero bago natin simulan yung tutorial, sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. Simulan na natin tutorial. So dapat may naka-install na kayo na Cydia. Then may dalawang repo lang tayo na i-add. Punta kayo sa sources, then edit, add. Add nyo itong dalawang repo na to, itong cydia.kimo.org and itong isa na repo.hackyouriphone.org. So simulan na natin. Yung first tweak na ipapakita ko sa inyo yung folders. Sa default kasi ng iOS 12.5.4, ganito lang yung folder nyo. So limited sa tatlong icons tapos nandiyan na lahat. So pag in-install natin tong folders, makikita nyo, dadami yung pwede nyo ilagay sa folders. So try natin, respring lang. So yan, apat na icon na siya, then full screen na yung makikita nyo dito sa folders. So pwede kayo mag-add dyan, pwede rin yung second page. Next natin, color may battery. So dito pwede nyo palitan yung color ng battery icon according sa percentage niya. So for example, ito naka 61%. Gusto ko kulay dyan ay orange. So pwede yan. Kung 100% green. So pwede kayo mamili kung anong gusto nyong kulay according dun nga sa battery percentage niya. Respring muna natin para mag-take effect. So yan, nag-iba na siya. Nag-orange na. Dahil nag-60 na siya, naging violet. Yan, tama. Violet. Next tweak natin, itong icon renamer. So, pwede kayo mag-change ng name ng icons dito sa home screen. So, for example, itong messenger. Hold ko muna, then double tap. Pwede ko nang palitan yan. So, for example, papalitan ko siya ng Renzi PC. Pwede yan. So, mapapalitan yung icon name kahit anong gusto nyo ilagay. Next tweak naman tayo, magma. Dito sa magma, pwede kayo magpalit ng color dito sa control center. For example, yung Wi-Fi, Bluetooth, airplane mode, pwede nyo palitan ng kulay yan. Enable muna natin itong airdrop, kunyari yan, pink. And airplane mode, gawin natin siyang red. So, Bluetooth, gawin natin siyang yan, sayan. Cellular data. So, pwede kayong mamili kahit anong kulay. Wi-Fi, gawin natin siyang pink. Parang pink eh. Sige, yellow. Then try natin i-respring para mag-take effect. Try natin. So yan, naiba na yung kulay nung mga toggle dito sa control center. Next naman nating tweak, itong PM Relay. So ito useful to para sa mga nagsiset ng alarm. Kasi pag nagset kayo ng alarm, for example, set tayo, alarm tayo ng 5. Tatanungin ka niya kung gusto mo ba talagang 5 PM yung sinet mo. So kung gusto mong 5 PM, yes I did. Pero kung 5 AM ka pala mag-a-alarm, pipiliin mo nope. Automatic isa-set niya sa AM. Then pwede mo na i-save. So napaka-useful nito sa mga nagkakamali na mag-set ng alarm nila. Next natin itong Shy Labels. Install muna natin. Start Springboard. So dito sa Shy Labels, so automatic na mag-hide yung labels ng mga apps or games dito sa home screen. So ayan, for example, ayan, mawawala siya. Pag in-scroll nyo, magkakaroon siya, then mawawala. So maganda to kung gusto nyong panatiling malinis yung home screen nyo. Ayan, mas maganda siya pag wala yung mga labels. Next naman natin, itong stick around. Install muna natin. Start Springboard. Dito sa stick around, pwede kayo mag-pin ng settings dito sa may settings app. So, for example, yung mga lagi nyong ginagamit na settings. For example, itong touch ID and passcode, gusto nyo nasa taas, pwede nyo yung i-pin. So, pag naka-pin siya, lagi siya nandyan sa taas. So, try natin i-close. Lagi nang nandun yung touch ID and passcode. So, yung mga nilagi nyong ginagamit dito sa settings, pwede nyo ilagay siya doon sa taas. Pwede nyo i-pin. So, napaka-useful yan. Pagpunta nyo kagad sa settings, nandun kagad siya. Next natin, itong sugarcane. Install muna natin. So, dito sa sugarcane, magkakaroon ng percentage yung brightness and yung volume sa control center.
So try na lang natin. Kaya makikita nyo, meron siyang percentage dito sa brightness and dito sa may volume. So makakontrol nyo na maayos yung percentage nyo dito sa control center. Next tweak natin itong size finder. Install muna natin. Restart springboard. So dito sa size finder, pwede nyo malaman yung ginagamit na space ng isang app or game na naka-install sa iPhone nyo. So try natin. Press and hold nyo lang yung single app na kailangan nyong malaman kung ano yung size. So yan, makikita nyo na yung mga sizes nung apps and games na naka-install sa iPhone or iPad nyo. So yan, itong Messenger, 64MB yung nagagamit niya. 10MB, 2MB. So yung mga hindi nyo ginagamit, pwede nyo nang burahin. Kaya napaka-useful nitong size finder. Hindi nyo na kailangan pumunta sa settings para malaman kung ano yung pinakamalaking apps or games na kumakain ng size sa phone nyo. Last tweak natin, itong Better 5 Column Home Screen. Install muna natin. Dito sa Better 5 Column Home Screen, dito sa home screen, magiging 5 yung icons na nakapila. Kaya maganda itong gamitin, marami kayong masisiksek na apps and games sa isa palang slide ng home screen nyo. So hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope may natutunan kayo kahit konti. Sa mga hindi pa nakapag-jailbreak ng iPhone nila, meron ako tutorial dito sa channel, No PC and With PC na tutorial. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung RenCDCYT, bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat!